So for today, hayaan po natin ang salita ng Diyos ang mangaral at ako po ang magpipreach ngayong araw po na ito. I hope mapagpala po ang bawat isa. Amen? At ngayong umaga, Church, may I invite everyone to please stand as we give reverence to the Word of God. Let's open our King James Bible to the book of Proverbs chapter 22, verse 1. Again po, Proverbs chapter 22, verse 1. Sharean po natin yung ating mga bisita. At pag nakita na po, magsabi po tayo ng malakas na amen. Amen. Babasahin ko po, sundan nyo na lang po sa inyong mga mata. Ang sabi po dito sa Proverbs chapter 22 verse 1, a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. Mga kapatid, napakalino po ng verse. Very self-explanatory. A good name is rather to be chosen than great riches. Amen po ba? So ang topic po natin, ang title po natin for this morning, ang mabuting pangalan. Amen? Tayo po yung sumandaling yumuko at tayo dumako po sa trono ng Diyos. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po aming dakilang Ama dahil Ikaw ang may hawak ng panahon, ng araw, ng buhay, ng lakas. At niloob po ninyo na makita namin ang araw na ito upang maipamalas po ninyo ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan at makita namin na tumutupad po kayo sa iyong mga pangako. Maraming salamat Ama dahil inyo po kaming binuklod ngayon upang magkasama-sama kaming lumakas at tumatag sa pananampalataya. Dahil ayaw mo, Panginoon, nang isa sa amin ay mawala at umalis, Panginoon, sa init ng pananampalataya ng gawain po ninyo. Nais po ninyo, Lord, na magkakasama kaming lumalago, magkakasama yung init namin sa aming paglilingkod. Salamat, Lord, dahil inilob nyo din po na makapiling namin ang aming mga bisita ngayong umaga. Naniniwala kami, Panginoon, ng buong puso, ito po hindi aksidente. Kalooban po ninyo na makasama namin sila, nang sa gayon ay marinig po nila ang katotohanan patungkol po sa kaligtasan, na meron pong Kristo na namatay sa krus para bayaran ang kanilang kasalanan. At pagka yun, Panginoon, ay tunay nilang narinig at tunay po nilang sinampalatayanan, ay makatiyak sila ng buhay na walang hanggan. Dahil ito pong yung pinangako, hindi namin pinangako, kundi pinangako mo sa sino mang sasampalataya. Salamat din, Panginoon, sa oportunidad ng bawat mananampalataya ngayon ay makapakinig ng iyong salita. Dalangin po namin, ito'y magsilbing doktrina sa amin, magsilbing pagtatama, magsilbing kalakasan, magsilbing encouragement, nang sa gayon, Panginoon, tumuloy kami sa aming pananampalataya. Salamat, Lord, for this morning, ihanda niyo po ang aming puso. Lagi namin sinasabi, Panginoon, walang tamang salita sa may maling puso, Panginoon. Kaya itama niyo po muna ang aming puso, buksan namin ito, nang sa gayon malaya pong makapangusap ang iyong salita sa bawat isa sa amin. Panginoon, hindi ko po alam ang sitwasyon ng bawat isa, pero Panginoon, naniniwala po ako na sa pamagitan ng iyong salita, Ikaw, Lord, ang magsusupply, magsasatisfy ng pangangailangan ng bawat Kristiyanong uupo at makikinig ng iyong salita. Help us, Lord. We cannot do anything without you, Lord. Ikaw ang kailangan po namin. Gayun din po, Ama, patawad din po sa aming pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Forgive us, Lord. Salamat po, Lord, for this morning. This is our prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Church, maraming salamat po sa pagtayo. Makakaupo na po tayong lahat. Ihanda po natin yung ating mga Bible at yung ating mga notebook kasi mag-aaral po tayo ng Word of God. At marami tayong mga verses na bubuksan. Amen? At huwag po kayong mapapagod, Church, ha? Dahil nandito po tayo dahil sa salita ng Diyos. Amen? Marami po akong pwedeng sabihin. Tama? Pero kung hindi ang salita ng Diyos ang maririnig natin, lahat ng sasabihin ko ay baliwala. Tama po? Dahil ang salita ng Diyos ang nangungusap po sa buhay ng tao. Ang salita ng Diyos po ang nagbabago po ng buhay. Amen? Ang salita po ng Diyos ang kailangan po natin. Kaya po, mag-aaral po tayo ng Word of God. And for this morning, ang topic po natin ang mabuting pangalan. Church, may I ask you, personal,
Ikaw po ngayon na nakikinig sa akin. Pagka ba binanggit yung pangalan mo, ano ang naiisip ng ibang tao sa'yo? Naisip po ba natin yan? Pagka ba sinabing Maru Bernardo Sanchanco sa loob ng kanyang pamilya, ano ba ang masasabi ng kanyang pamilya? Naisip na po ba natin yan? Pagka po ba binanggit yung pangalan natin sa trabaho, sino ba tayo? Ano ba yung natatandaan ng tao pagka sinabi na yung pangalan mo? Mga kapatid, napakaganda po nung verse na binasa natin. Pakibalik nga po dun, sir. Sabi po sa Proverbs 22 verse 1, a good name. Bakit kaya a good name? Mga kapatid, lagi nating tatandaan, dalawang klase yung pangalan na pwede mong iwan sa mundong ito. You can have a good name or you can have a bad name. Matanong ko sa iyo, kapatid, sa tingin mo, you have a good name or a bad name? Andiyan pa po kayo. Do we have a good name or a bad name? Alam niyo po, marami pong mga tao na ito pong bagay na to ay hindi po nila masyadong pinagpapahalagahan. Di baling ito ay mawala, mayurakan, pero ang mahalaga, mag-gain sila ng mga material na bagay sa lupa na ito. Andiyan pa po kayo. Marami pong mga tao, they are more than willing na iwan yung mabuting pangalan para magkaroon lang sila ng posisyon, ng titulo, ng material na bagay. But mga kapatid, gusto ko pong klaruhin ha, yung mga bagay po na sinabi natin, hindi yun masama. Di ba? Kung magkaroon ka ng title, magkaroon ka ng posisyon, magkaroon ka ng kapangyarihan, magkaroon ka ng material na bagay, hindi po yun masama. Don't get me wrong po ha. Kung meron kang tinatamasang blessing na yun, abay, amen ako dyan, kapatid. But ang punto natin, kung meron ka, kung bibigyan ka, pamimiliin ka sa dalawa na to, ano ang mas matimbang sa'yo? Yung great riches or yung good name? Amen po ba? Sir, next slide po tayo. So, gumawa po ako dyan ng parang diagram or ano pa tawag dito. Ayan, nag-isip lang ako ng mga words sa pwede nating i-relate sa salitang good name. Okay? So, pwede nating i-relate yung salitang reputation. Tama? Yung reputation na saan ka nakikilala. Di ba? Oh, si Sister Honey Joy, magaling sa music yan. Di ba? Minsan, ganun tayo nakikilala eh. Magaling tumugtog yan. Marunong sa ganito yan. Ano yung reputation natin sa ibang tao? Di ba po? Mag-self-reflect po tayo. Ano ba po? Meron tayong integrity. Diba? We can connect, we can relate good name to integrity. Pag sinabi natin integrity, yung kung sino ka, lalo pagka mag-isa ka na lang. Amen? Pagka napagkatiwalaan ka ng isang mahalagang bagay, kaya mo bang i-keep yung honor mo? Amen? Andiyan pa po tayo? Ano pa po? Sa baba po nakalagay dyan, dignity, self-worth. Diba? Ano yung halaga mo bilang isang tao? Nakadikit po yan sa pangalan natin. At nakakalungkot nga sa panahon po natin kung saan napaka-mainstream po ng social media. Ang dami pong mga tao that they are more than willing na gumawa ng mga kung ano-anong video, kung ano-anong mga memes, kung ano-anong mga picture na kaya nilang isang alang-alang yung dignidad nila para lang maging kilala. Andiyan pa po ba kayo? Kaya mga mananampalataya, lalo po tayong magiging maingat pag gumagamit po tayo ng social media. Amen? Brother Lester, nag-e-enjoy lang ako. Kahit po nag-e-enjoy lang tayo, dapat ang paggamit natin ng social media, iniingatan natin yung mabuting pangalan. Amen? Yung iba, hindi nabali sa kanilang magsuot ng kung ano-ano. Makita ang kung ano-ano, magsalita ng kung ano-ano, basta kumita. Andiyan pa po kayo. Basta maging kilala, basta maging popular. Basta makuha yung like ng tao, yung heart ng tao. Mga kapatid, a good name. Andiyan pa po kayo, church? Amen po ba?
Ano pa po? Yung testimony. Siyempre yan yung pinakamahalaga bilang mananampalataya. Dapat lahat po tayo meron po niyan na iniingatan. Yung ating patotoo. Yung ating pong patotoo. Meron po ba tayong good name? Diba? Mamaya po, mas pag-aaralan natin, mas hihimayin pa po natin yung mga bagay po na yan. Sir, next slide po. Kaya mula po sa verse na yon sa Proverbs 22 verse 1, gumawa po ako ng, hindi ko alam tawag dyan eh, basta ginawan ko ng ganyan, pinasimple ko ba siya? Diba? Good name is greater than great riches. Kasi yun yung sabi ng Bible eh, a good name is rather to be chosen than great riches. Diba? Kahit hindi ka kumikita ng 100,000 sa isang buwan, okay lang yun kapatid. Basta malinis yung pangalan mo. Amen po ba? Diba? Kahit tumagal pa ng 10 years bago ka makapagpatayo ng bahay, basta galing sa malinis na paraan. Amen po ba? Kahit ma-promote ka after 20 years, okay lang yun. Basta wala kang sinirang tao. Amen po ba? Okay lang yun, kapatid. A good name is rather to be chosen. Kaya mga kapatid, sabi ko nga po sa atin, kung magre-reflect tayo ngayon, anong klaseng pangalan ang iniiwan natin sa mata ng iba? Amen? Kristiyano, andiyan ka pa po. What kind of name are you leaving to people around you? Pagka naisip niya yung pangalan mo, ay, alam mo, bless na bless ako dyan sa tao na yan. Amen? Pangalan pa lang nakaka-bless na. Pangalan pa lang nakaka-challenge na. Alam mo, si kapatid na ganyan, naalala ko pag napag-uusapan yung kapatid na yan, naalala ko ang daming nawin na kaluluwa niyan. Diba? Naalala ko tuloy Sister Eunice, pag napag-uusapan siya, ang lagi kong naiisip, yung soul winning. Soul winning talagang naiisip ko sa kanya. Kasi she is a very soul winner. At yun naman yung ipinasa niya sa disciple niya, yung nanay ko, pagiging soul winner. Diba? Ang sarap na kapag merong nasabi yung pangalan mo, meron kang iniiwang magandang pangalan. Ngayon, kapatid, kung sa tingin natin, meron pang parang kulang pa yung magandang pangalan na ating nabibuild, baka ito yung ating pagkakataon na simulan ulit na i-build yung magandang pangalan. Amen? Kasi mga kapatid, kung iisipin natin, no, ang ganda-ganda ng church building na natin, di ba? Kahit papano, ang ganda ng church building natin sa biyaya ng Panginoon. Pero, kahit anong pangganda nitong physical building na to, kung ang church, yung mga taong nandito, hindi magaganda ang ugali, hindi pa rin maganda. Amen? Kung tayo po ay watak-watak, kung tayo po ay galit-galit, kung nakikilala tayo, ay Berean, ay masungit yan eh. Oo. Ay Berean, madamot yan eh. Nakukuha niyo po yung gusto kong sabihin? Hindi maganda yung iniiwan nating pangalan, baliwala lahat. Di ba? Kahit ang ganda ng suot mo, iiwasan ka ng tao. Bakit? Kasi hindi maganda yung pangalang naiwan po natin. Amen? And for this morning, nawa yun yung ating mas lalong hangarin sa buhay na ito. Lord, gusto kong mag-iwan ng magandang pangalan. Amen? Dito po may tanong po ako. Sabi dito, bakit mas mainam piliin ang mabuting pangalan kaysa kayamanan? Kasi sinabi lang nung verse, mas mabuti daw piliin ang magandang pangalan. Pero bakit? Kung mapapansin natin, comparison, di ba? Kinumpare ng Bible yung great riches at yung good name. Ano nga ba yung meron sa great riches? Anong meron sa good name? Tingnan po muna natin yung kayamanan. Ang sabi po dito, ang kayamanan ay panandalian lamang. Sumasang-ayon po ba kayo, church? Gusto pong marinig yung amen nyo. Amen. Again, sabi ko nga po, kung meron kang tinatamasang mga material na bagay at pinaghirapan mo yan, napakaganda po yan. Amen for that. Wala pong masama kung tayo po ipagpalain ng Lord, magbigay ng Lord ng prosperity sa atin, di ba? Nakakapagpundar po tayo. Wala pong masama po dyan. Pero lagi nating tatandaan, huwag po tayo dyan, iasa natin yung buhay natin.
Amen? Huwag po natin yang habulin ng habulin nang nasa sakripisyo na natin yung mga mas mahalagang bagay. Amen, church? Ang pong material na bagay ay parte lamang po ng buhay natin. Hindi po yan ang buong buhay natin. Marami po kasing mga tao, yung buhay nila ay ginugol na lang nila sa pagpapayaman, pagkuha ng mga ari-arian. Pero yung mas mahalagang mga bagay, napapabayaan po nila. Naalala ko tuloy nung dun sa may dati kong trabaho, kasi pag umuwi kami, naka-kotse kami, gamit namin yung kotse ng kumpanya. Tapos kasama ko yung mga ka-workmate ko, mga taga San Miguel sila that time. Dito pa po kami sa San Ildefonso. So at that time, parang dala ko yung planner ko noon. And then, sa planner ko kasi naglilista ako nung kung paano ko bine-breakdown yung finances ko. And then, parang hindi sinasadya, nakita nung katrabaho ko yung finances ko, yung breakdown ko. Sabi niya, ano yung tithes? Sabi ko sa kanya, actually medyo mahabang usapan yan eh. Pero yan yung ibinibigay namin sa Lord. Sabi niya, ah ganun? Parang nakakapanghinayang naman yun? Sabi niya, nakakapanghinayang, ano yung first fruit? Sabi ko, ah isa din yan sa binibigay namin sa Panginoon? Sabi niya, ang dami naman? Yan, ano yung offering? Ay, yan, isa pa yan sa binibigay namin sa Panginoon. Ha, talaga? Ang dami nyo namang binibigay sa Lord? Sabi ko, alam mo, kulang pa nga yan eh. Pagka naisip mo kung ano yung gusto mo pang ipaglingkod sa Panginoon. Amen? At ang sarap po sa pakiramdam bilang mananampalataya, pagka itong bagay na to ay hindi na issue sa'yo. Kasi alam mo na mahalaga na siya. Yan ay priority po natin. Di ba po, nakakatuwa po pagka meron na po tayong ganung puso para sa gawain ng Panginoon. So kung meron pa tayong kilala na hindi pa ganun ang kanyang puso, ipanalangin lang natin siya. Ituro lang natin sa kanya. Maging patient lang po tayo sa kanya. Amen? O kita niyo po yung sabi ng next verse po. Sabi dito sa Proverbs 23 verse, pwede niyo pong sulat to ha, para meron kayong mga notes. Sabi dito, wilt thou set thine eyes upon that which is not? Pag tinagalog natin yan, ilalagak mo ba yung tingin mo sa mga bagay na wala? Ano yung bagay na wala, sabi ng Bible? For riches certainly make themselves wings. Ayan. Ang kayamanan pala ay mayroong pakpak. At ang sabi ng Bible, they fly away as an eagle toward heaven. Kaya kapatid, pansinin mo, pagka meron kang isang bagay, meron kang pera, kumita ka ng, say for example, 5,000, di ba sa una parang ang laki, di ba? First time mo makahawak ng ganung pera. Pero pag nasanay ka na sa 5,000, lumiliit na yung 5,000 sa'yo. Sabi mo, Lord, gusto ko pa ng 10,000. Binigay sa'yo yung 10,000. Aba, mula nung 5,000, lumaki yung gastos mo. Lord, ang liit pala ng 10,000. Lord, bless mo naman ako, gawin mo namang 20,000. Alam nyo, di po kayo maniniwala, akala po natin kayo lang nakakaranas na yung minsan yung pera natin parang kulang na kulang. Pero tanungin mo yung taong mas malaki ang sahod sa'yo, sasabihin niya sa'yo, bitin din yung pera niya. Bakit po? Kasi po yung pera para pong may pakpak. Ang bilis lang pong lumipad. Ang bilis lang pong mawala. Kaya kung hahabulin natin yung pera, mapapagod po talaga tayo. Kailangan magkaroon ka din ng pakpak para habulin mo yung pera. Eh wala namang sinabi sa Bible eh. Eh Brother Lester, sabi ng Isaiah, di ba, para silang magiging agila, eh apply mo. Ikaw na bahalang mag-apply, di ba? Pero sabi ng Bible, parang may pakpak. Nang bilis lumipad, ang bilis mawala. Kaya kapatid, kapag ang ating thinking mahalaga sa buhay na ito ay puro pera, pera lang ating nasa isip, hindi po tayo magiging masaya. Amen? Hindi po tayo magiging masaya. At ako po naniniwala, yung pananampalatayang meron tayo ngayon, bakit kayo pumupunta ng church every Sunday, hindi dahil sa pera, dahil mahal niyo ang Panginoon. Amen? Mamamasahe ba kayo para lamang sa pera? Kayo bigagastos ng damit para lamang may makukuha kayong gain for this morning na pera? Hindi po.
Para po yun dahil mahal po natin ang Panginoon. Amen? Dahil higit pa po yung mga marami pa pong higit na mga bagay sa pera. Tama po? Marami pa pong higit na mahalaga po sa pera. Sumunod po ng verse. Anong pong sabi? Ayan. For riches are not forever. Kapatid, kung naghahanap ka ng forever, kung naghahanap ka ngayon ng forever, eliminate mo na, wala po sa pera. Wala po sa kayamanan. Wala po sa material na bagay. Dahil po kahit ganong ganda ng polo barong mo ngayon, nasa si Brother Isel, ayun, kahit gano'ng kaganda ng polo barong mo ngayon, kukupas yan. Diba? Kahit anong tingkad ng pagka-pink niyan, kukupas din po yan. Tama? Yung maganda, pumapangit din. Diba? Yung pangit, forever na yun. Ne, joke na po, biro lang, biro lang. Biro lang po yun, biro lang. Ibig ko pong sabihin, riches are not forever. Huwag po natin ibaling yung ating buong puso, buong pagpapahalaga sa mga material po na bagay na yan. Hindi po tayo niyan isa-satisfy for a lifetime. Amen? Wala po sa pera. Wala po sa pera. Minsan inisip natin, siguro Brother Lester, pagka kumikita na ako ng ganitong kalaki, mas mapapasaya ko na yung pamilya ko. Mas magiging masaya na ako. Although, ang ganda po ng ating idea, I salute that kind of mindset na gusto nating mapasaya. Pero hindi po yun yung kabuuan. That's not absolute. Money is temporary. Amen? Yung nasa taas ngayon, baka bukas, nasa baba na siya. Amen? Kaya hindi po ito yung dating dapat, dapat i-first priority. Hindi po pera. Ano pong sabi ng 1 Timothy 6:17? Mula po sa New Testament. Ang sabi po ng Bible, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, paalalahanan mo yung mga mayayaman sa mundong ito. Yung mga members natin dyan, na mayayaman, paalalahanan mo sila. Di ba? Anong sabi ni Apostle Paul? Nor trust in uncertain riches. Ano ba yung yaman sa harap ng Panginoon? Hindi sigurado, hindi tiyak. Tama po? Hindi po yan tiyak. Pagka biglang mayaman ka ngayon, bigla kang, wag naman po sana, nagkasakit ka, yung yaman po na yun, madali lang mawala. Amen? Kaya hindi po ito yung ating priority. Nor trust in uncertain riches. San po dapat tayo magtiwala? But in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Amen? Andiyan ang Panginoong Diyos, siya po dapat ang ating pagtiwalaan. At ang nakakatuwa po sa Panginoon, ang Panginoon hindi siya KJ. Ang sabi nga ng Bible, He giveth us all things. Meron bang bagay na hindi binigay sa iyo ang Panginoon para i-enjoy mo? Lahat po ibinigay ng Panginoon. Ayon po sa kalooban niya, ha? Baka mamaya makita ko po kayo sa peryaan, ha? Tumataya kayo sa color game, ha? Hindi kalooban ng Panginoon yun. Sabi mo, Brother Lester, all things, hindi yung kasama yun. Yung all things na kalooban ng Panginoon. O yung mga pumupunta dyan sa mga nature, okay lang yun. Binigay ng Panginoon yung nature niya para ma-enjoy po natin. Amen? Yung mga day off natin, binigay ng Lord yan para ma-enjoy po natin. Yung mga holiday na to, advantage natin to para magkaroon tayo ng family gathering. Diba? Family day. Para maka-attend ka ng church, para mag-enjoy ka. Amen? O naniniwala ko, kaya po kayo nandito kasi nag-e-enjoy kayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Nakakalungkot pag hindi ka nag-e-enjoy. So, kung hindi siya nag-e-enjoy, kapatid, tulungan mo siya para mag-enjoy din siya. Amen? O, masaya po tayong lahat. Ayan. Next slide po, sir. Siguro kung meron man po tayong isang biblical example na matututunan or makikita sa Bible na nagpakita po ng mabuting pangalan, Kuya Jaime, yung pong babae na nag-offer ng alabaster box sa Panginoon. Tingnan po natin kung ano po yung in-offer niya. Next verse, sir. Matthew 26, verse 6. Sabi po dito, Now when Jesus was in Bethany,
in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment. Ako po, ni-research ko po to. Hindi ko lang alam kung parehas kami nung na-research ni Brother Jaime nung na-preach niya to, no? Ang sabi kasi dun sa na-research ko, research lang po to, hindi ko sure kung talagang ito yung price. Pero sabi daw, sa panahon daw natin, it will cost $54,000. So pag kinonvert natin yan, it will amount to 2 million pesos. Yung halaga nung alabaster box, nung precious ointment. And poured it on his head as he sat at meat. Kanino po binuhos ng babae yung precious ointment? Sa Panginoong Hesukristo. Next, sir. But when his disciples saw it, they had indignation. Parang nagalit sila, saying, to what purpose is this waste? Ano bang dahilan itong pag-aksaya na ito? Next verse, sir. For this ointment might have been sold for much and given to the poor. Itong mga disipulo, no, nagra-rationalize sila eh. Diba? Kung doon sa ginawa ng babae. And sabi dito, when Jesus understood it, he said unto them, why trouble ye the woman? Ba't niyo siya ginagambala? For she hath wrought a good work upon me. Alam niyo po, isa na siguro sa pinakamasarap. Hindi pala isa na sa pinakamasarap. Ang pinakamasarap na mag-recognize sa bagay na gagawin mo, ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na yung bagay na ginawa mo ay maganda. Tama? Kasi minsan, hindi man tayo ma-recognize ng ating pamilya, pero kung tama sa harap ng Panginoon yung ginagawa natin, kinalulugdan po tayo ng Panginoon. Amen? Kung hindi man tayo ma-recognize sa trabaho natin, okay lang po yun. Yung nagpe-pray ka bago kumain, okay lang yun kung nakokornihan sila. Pero ang mahalaga, nag-iiwan ka ng mabuting patotoo. At yun ang mahalaga. Kasi sa harap ng Panginoon, it's counted. Amen? It's counted. Ang sabi ng Panginoon, for ye have the poor always with you, but me, ye have not always. Sabi ng Panginoon, yung mahihirap, lagi nyo silang kasama. Pero ako, hindi nyo kasama. Alam nyo po yung napakaganda dito na ating iiwang mabuting pangalan. Yung pangalan na tayo yung klase ng mananampalataya nung maglilingkod sa Panginoon na sinisis natin yung mga limited opportunity. Andiyan pa po kayo. Kasi ang oportunidad po hindi laging dumadating. Lalo po sa paglilingkod sa Panginoon. Brother Lester, saka na lang ako maglilingkod kapag ka medyo maalwa na yung buhay namin. No? Brother Lester, saka na lang ako maglilingkod kapag maganda na yung trabaho ko. Babalik ako ng church. Pagka ganun pa rin, siguro mas magiging epektibo akong maglingkod sa Panginoon. Kapatid, ang oras sa harap ng Panginoon, huwag nating sayangin. Hindi natin hawak kung kailan ibibigay ng Lord yung buhay sa atin. Habang tayo po'y buhay, habang may pagkakataon na nandyan, makapaglingkod tayo, paglingkuran po natin ng Panginoon. Amen? Mag-iwan po tayo ng magandang pangalan pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ano pong sabi ng verse 12? For in that she had poured this ointment on my body, she did it for my burial. Ginawa niya ito para sa paglilibing sa akin. And verse 13, verily I say unto you, sinasabi ko sa inyo, wheresoever this gospel shall be preached in the world. Grabe, alam nyo po, ito yung mga isang mga pagkakataon sa Bible. Ito yung mga tumatatak sa isip ko pag ang Panginoon nag-iiwan siya ng isang premise. Yung parang merong isang bagay na mangyayari. Sabi ng Panginoon, no, ito sinasabi ko sa inyo, ginarantin ng Panginoon. Saan man ipangaral ang kaligtasan, saan man ipangalan ng aking gospel, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. Kahit saan man ipangaral ang aking kaligtasan, babanggitin din ang pangalan ng babaeng ito. What a good name she left. Amen? Ang ganda nung pangalang iniwan niya. Kaya nga po hanggang oras na to, hanggang panahon na to, pinag-uusapan natin tong babae na to. Although wala siyang pangalan, pero ang ganda nung pangalang iniwan niya. Kahit saan, pag-uusapan siya. Kapatid, gusto mo ba, pag naglingkod ka, although hindi tayo nagpi-please ng tao, pero gusto mo bang marinig kahit saan pinag-uusapan ka? Uy, alam mo,
Naka-attend ako dun sa church na yun, sa Berean, sa Bulacan. Alam mo, ang bait nung ano, nung nag-accommodate sa akin. Kahit saan, napag-uusapan ka. Uy, alam mo, dun sa church na yun, na, ang galing ng choir. Talagang ine-efforta nila yung pag-awit. Na-bless ako talaga. Amen? Uy, alam mo, yung nag-soul win sa akin, ang galing niyang mag-soul win, talagang kinausap ako ng Panginoon. Amen? Anong klase ng pangalan ang iniiwan natin sa ibang tao? Church, andyan pa po kayo. What kind of name are you leaving? Lalo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Hello, kapatid. Ang oras natin ay hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero ang maganda, sinisis natin yung opportunity habang meron. Amen? Next verse po. Sabi ng Ecclesiastes 7 verse 1, a good name, ayan na naman, a good name is better than precious ointment. Saktong-sakto dun sa may woman na may precious ointment, no? Sabi, a good name is better than precious ointment and the day of death than the day of one's birth. Di ba lagi nating sineselebrate yung birthday? Yung araw kung kailan pinanganak ang isang tao? Pero alam niyo po, sabi ng Bible, mas mabuti pa pala ang araw ng kamatayan sa araw ng kapanganakan. Bakit kaya? Kasi sa araw ng kamatayan, malalaman mo kung gaano kahalaga yung araw kung kailan ka pinanganak. Yung buhay na sinerve mo mula nang ikaw'y pinanganak hanggang ikaw mamatay, may magse-celebrate ba nung buhay na ibinuhay mo? The life that you live, will someone thank God that you live for them? Na meron kang ginawa para sa kanila? Amen? Kaya nga kapag patay ang isang tao, ang daming pumupunta. Kasi para mag-testify sila nung ginawang mabuti nung tao na yun. Wala mo, nung nabubuhay pa yan, laging ano yan, nakangiti yan, laging nagpapasaya yan. Amen? Kasi sa araw ng ating kamatayan, doon lumalabas yung iyong mabuting ginawa. Anong pangalan yung iniwan natin? Amen? Ngayong araw na to, sineselebrate ng maraming tao ang araw daw ng kapanganakan ng Panginoon. Pero alam niyo po ba kung anong tunay at best na paraan para i-celebrate ang kapanganakan ng Panginoon? Sabihin mo sa tao kung bakit siya pinanganak. Na pinanganak siya para mamatay para sa iyong makasalanang tulad mo at tulad ko. Amen? The best way to celebrate His birth is tell them about His death. Kaya ngayong araw, sana ang assignment po natin, huwag lilipas ang araw na to na wala tayong nasharean na isang kaluluwa. Tell them the reason of His birth. Diba? Pinanganak ang Panginoon, bumaba siya sa lupa para magkaroon ng kaligtasan ng tulad natin. So that's the true way to celebrate His birth. To tell them about His death, His burial, and His resurrection. Amen po ba, church? Andiyan pa po kayo. A good name is better than precious ointment. Kaya po yung material na bagay, wala pa pong naitatapat sa mabuting pangalan. Church, andiyan pa po kayo. Yung pong iniiwan natin na mabuting pangalan sa ibang tao, wala pa pong naitatapat yung material na bagay. Di ba? Kahit nga po nasa simpleng bahay lang kayo, kung maganda yung pangalang iniiwan nyo, aba, blessing po kayo sa iba. Amen. Ngayon, ang tanong naman po sa atin, kaninong pangalan ang dapat nating ingatan? Kasi alam na natin na may pangalan tayong dapat ingatan. Pero kaninong pangalan? Pangalan mo lang ba ang iingatan mo? Pag-usapan po natin. Sabi po, ito po yung point number one natin. Ang pangalan ng iyong pamilya. So kung may notes po kayo, pwede nating isulat yan. Kaninong pangalan ang dapat nating ingatan? Una po, ang pangalan ng ating pamilya. Lahat po tayo may pamilya, tama po? Mahal po ba natin ang ating pamilya? Kung mahal po natin ang pangalan ng ating pamilya, ingatan po natin. At ang unang miyembro ng pamilya ay ang mag-asawa. Tama po? Ibig sabihin, dapat ang mag-asawa iniingatan ang pangalan ng isa't isa. Tama? Bigyan po natin ng example. Yung pong virtuous woman sa Proverbs 31, tingnan natin siya. Sabi ng Bible,
her children arise up and call her blessed. Anong sabi ng Proverbs 31? Yun daw pong virtuous woman, pag tinitingnan daw siya ng kanyang mga anak, ang tawag sa kanya ng mga anak niya, blessed. Nanay, mapalad ka. Nanay, mapalad kami dahil nanay ka namin. Amen? Her husband also, and he praised her. Yung kanyang asawa din, pinupuri siya. Isang member pa lang po ng pamilya yan, yung nanay pa lang po, yung asawa pa lang po. Pero hindi po ibig sabihin yan, yung nanay lang dapat ang nag-iingat sa pangalan ng pamilya. Lalong higit yung tatay, dahil siya ang leader at head ng family. At ganun din po ang mga anak. Kung part ka ng family, dapat yan ang goal natin. Na kapag ka binanggit ng sarili mong pamilyang yung pangalan, ay mapalad kami. Kasi member ng family namin, itong kuya ko, itong ate ko, itong nanay ko. Alam mo ma, mapalad kami kasi ikaw ang nanay namin. Nasabi na ba natin yun? Hello, church! Asawang lalaki, nasabi mo na ba sa asawa mo yun? Alam mo han, mapalad ako, ikaw na pangasawa ko. Diba? O yung asawang babae, ganun din. Alam mo han, mapalad ako, ikaw na pangasawa ko. Ang sarap mong pakinggan, no? Alam niyo po kung bakit mahirap lang sabihin yung ganung bagay pag hindi natin naingatan yung pangalan natin. Minsan, ang hirap sabihin ng, alam mo, mapalad ako, ikaw na pangasawa ko. Eh kasi nga, hindi nagpo-provide sa pamilya eh. Nakuha po natin yon. Kasi nga, mas inuuna pa yung bisyo. Kaya mga kapatid, talagang pagka talaga tayo sumusunod sa Panginoon, aayusin ng Panginoon ang buhay ng pamilya natin. Ang Panginoon ang nag-iiwan sa atin ng mabuting pangalan. Di ba po? Ang kasalanan, wawasakin ng ating pamilya. Pero ang Panginoon, aayusin niya yung pamilya natin. At pag inayos ng Panginoon yung pamilya natin, pati yung pangalan ng pamilya natin, naiingatan. Di ba? Kayong magkakapatid, iisa kayo ng apelidong dinadala. Pero paano nyo ginagamit? Di ba? Masakit yung ganun eh. Pagka merong isa sa inyo, merong ginagawang katiwalian, nadadamay ang lahat. Nandiyan pa po kayo? Nadadamay yung pangalan ng lahat. Ay, yung mga ganyan. Ah, naku. Mga ganyan yan eh. Di ba? Pagba tayo sa community natin, anong iniiwan nating pangalan? Kaya church, huwag nating iisipin lagi na, ah, dapat church lang ang mamahalin ko, church lang ang iingatin ko, ang patotoo sa loob ng church, sa mga kapatiran ko. Di ba? Minsan, ang bait natin sa church, sa mga kapatiran natin, ang bait natin. Pag nasa labas na tayo sa community, ano ng pangalan natin? Amen? Hello? Nandiyan pa po kayo? Ano na po yung pangalan natin? Naiingatan po ba natin yung pangalan ng ating pamilya? Verse 29, sir. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Amen? Alam niyo po, yan ang isa sa masarap po na marinig. Although hindi natin tinataas yung pangalan ng natin bilang ng tao, pero sabi ng Bible yan eh, hayaan mo yung bibig ng ibang tao ang magsabi ng kapurihan mo. Hindi ikaw. Kasi po mga kapatid, pagka tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon at iniingatan natin yung pangalan natin, minsan hindi na tayong kailangan magtaas ng pangalan natin. Minsan talagang kahit pigilan mo ang tao, pag-uusapan talaga ng tao ang pangalan mo na maganda yung ginawa mo sa kanila. Hindi mo mapigilan. Kahit sabihin mo, wag mo nang sabihin yung nagawa ko, okay na yun. Pag ang tao talaga may tinatanaw na utang na loob, hindi mo mapipigilan. Masasabi niya yan. Ngayon kapatid, ang tanong, pagka merong nasasabi ang ibang tao sa'yo, anong klase ng balita ang naririnig? Paano umiingay ang pangalan mo sa iba? Yun ang magandang tanong. Ah, si ano, si kapatid na yun, si Brother Raven, pagka lumabas ng bahay yan, nakapolo, yung nakapolo, bait niyan. Sa trabahong, bait niyan. Sa school, ang bait niyan. Di ba? Anong klaseng balita
ang naririnig pag pinag-usapan na yung pangalan mo. Yung pangalan natin. Amen po ba? Diba? Papaisip tayo eh. Ano nga bang klase ng pangalan ng iniiwan ko sa iba? Paano ko ba dinadala yung pangalan ng pamilya ko? Diba? Proverbs 12 verse 4, ang sabi po dyan, a virtuous woman is crowned to her husband. Kaya mga nanay, mga asawang babae, ituring po niyo yung sarili niyo na crown po kayo ng inyong asawang lalaki. Ayan o, but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones. Ako hindi ko makakalimutan, yung mga kapitbahay namin, yung mga mag-asawa na nagsisigawan. Oo, talaga, promise. Hindi ko na po i-chismis, pero si ano po yun? Hindi, joke lang po. Kasi tumira po kami talaga sa apartment nung mula bata ako na ano talaga, compound talaga siya. Makikita mo talaga yung klase ng iba't ibang klase ng tao at klase ng pamilya. Yung umagang-umaga, nagsisigawan, nagbabatuhan ng kaldero. Kahit bata ako, naaalala ko sila eh. Pastor, hanggang ngayon, naaalala ko sila eh. Ang ibig ko lang pong sabihin, tumatatak yung tao. Tumatatak yung pangalan po ng tao. Kaya mga kapatid, iingatan po natin yung pangalan natin. Kahit hindi po maganda, malaki yung bahay natin, pero yung ating pangalan maganda, magagandang tao po tayo sa harap ng tao. Amen po? At lalong higit po sa Panginoon. Diba? Sabi nga ng Bible, but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones. Alam mo yung ganyan, yung rottenness in your bones, yung kaanuhan ng, kasi ako na dengue na po ako, pastor eh. Yung ngalay, yung gusto mong mawala yung ngalay sa buto mo, ganun. Alam mo yung pakiramdam na merong isang tao na sira ang pangalan sa'yo. Diba? Mahirap po, mahirap. Number two, ano pa po ang ating papangalaga ang pangalan? Number two, ang pangalan ng iyong simbahan. Ang pangalan ng iyong simbahan. Tayo bilang part at member ng body na to, ng katawan ng Panginoong Hesukristo as a local church, tayo po ay pinagsama-sama ng Panginoon. At hindi po tayo naririto sa ginhawa lamang. Nandito po tayo sa hirap din. Tama po? Hindi lang po tayo nandito sa pagpapala, nandito din tayo sa pagsubok. Tama po? At bilang isang church, ang ating pong obligation ay ingatan ng isa't isa. It's our responsibility and obligation. Once tayo po ay nag-commit na tayo ay maging kabahagi ng church, ng iglesia pong ito, tayo po ay may pananagutan sa isa't isa. Na ating iingatan ng ating patotoo. Bakit? Kasi po, dala-dala natin ang pangalan ng iisang simbahan. Pag lumabas po tayo, dala natin ang pangalang Berean Bible Baptist Church. At kapag ka nire-represent mo sa labas ang church na ito, paano mo nire-represent? Amen po? Kasi po, guilty tayong lahat eh. Diba? Kasi naki-Christmas party din tayo, diba? Ang pangalan po ng ating simbahan, iingatan po natin. Amen po? Iingatan natin ang patotoo ng church po natin. Diba? Alam niyo po, meron nga akong nabasa sa Amerika, marami daw po doong mga simbahan na malalaki, pero nagsara na. Mga Baptist churches to, pastor. Nagsara na ang lalaking simbahan. Bakit? Kasi yung mga members ng simbahan na yon, talagang sirang-sira ang testimony. Pagka nabanggit yung pangalan ng church, sira ang testimony sa community. Kaya nagsasara na lang sila kasi hindi naingatan ng pangalan. Mga kapatid, hindi po tayo magiging effective na mag-win ng mga kaluluwa kung hindi po natin maiingatan ang pangalan ng ating church. Amen? Iingatan po natin ang pangalan po ng church natin. Sa maraming bagay, morally, doctrinally, di ba? Iingatan po natin yung ating doktrina. Dahil pag nakurap po ang doktrina natin, makukurap po ang church. At isang bagay po yan na ikinasisira po ng isang simbahan. Di ba? Hindi lang po doktrina, pati moral. Di ba? Ano yung ating kultura sa church po na ito? Iniingatan po ba natin ang pangalan ng church? Amen.
Pagka nasa labas ba tayo, anong damit ang sinusuot natin? Di ba? Gano'ng kahaba? Gano'ng kaikli? Gano'ng kakapal? Gano'ng kanipis? Amen? Anong salita ang lumalabas sa ating bibig? Anong actions natin? Brother Lester, ang hirap naman maging Kristiyano. Alam niyo po mga kapatid, mas masarap po yung meron tayong control. Amen? Maraming nga po mga tao napapahamak dahil walang control eh. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon, nasa church ka na ito, ginamit to ng Lord para magkaroon ng control sa buhay mo. Amen? Para hindi lahat ng mga bagay gagawin mo. Dahil andyan yung mga kapatid na magpapaalala sa atin. Sigurado, meron na sa atin dito, naranasan na natin, may tumapik sa atin. O kapatid, ano na naman yung ginagawa mo na yan? Amen? Nagpapasalamat ba tayo doon? O kapatid, hinahinay sa ganyan. O kapatid, tingnan mo, i-observe mo yung ganyan mo. Iingatan po natin yung pangalan ng ating simbahan. Andiyan pa po kayo, church. Ingatan po natin yung pangalan ng simbahan. Titan po natin yung sumunod na verse. Sabi ng Bible, "But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you. For ye yourselves are taught of God to love one another." Sino pong kinakausap ni Apostle Paul? The Church of Thessalonians. Yung magkakapatid, pagmamahalan sa magkakapatid. "For ye yourselves are taught of God to love one another." Dahil tinuruan tayo ng Panginoon magmahalan sa isa't isa. Next verse po, sir. Sabi sa 4 verse 10, "And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia, but we beseech you, brethren, that ye increase more and more." Amen? Pag ba tayo ay napag-usapan, tayo ba yung sasabihin na church na nagmamahalan? Tayo ba yung klase nyo ng church na yon? O tayo yung church na naghihidwaan? Andiyan pa po kayo? Maging church po tayo na nagmamahalan, na nagpapatawaran. Kasi yun yung sabi eh, brothers should love one another at hindi lang po increase more and more. Kaya dapat sa paglipas ng panahon, mas mahal natin ang isa't isa. Amen? Mas mahal natin ang pastor natin. Mas mahal natin ang church members. Hindi lang yung church member na nililibre ka. Di ba? Pagka may kwek-kwek sa labas, ang mahal ko itong nililibre ng kwek-kwek. Hindi lang yun. Pati yung hindi makabili ng kwek-kwek, mahalin mo din. Ilibre mo din. Amen po? Anong klase ng image, ng pangalan, ang iniiwan natin bilang isang church? Amen? Ay, yung church na yan, hindi yan malaki, pero malakas yan. Alam mo yung church na yan, hindi sila madami, pero nagmamahalan sila. Alam mo yung church na yan, hindi yan perpekto, pero nagpapatawaran yan. Amen? What kind of church are we living sa community natin? Diba? At paano din natin nire-reach yung community natin para makita nila yung klase ng church na tayo? Andiyan pa po tayo? Sabi ng verse 11, "And that you study to be quiet and to do your own business." Kaya tama yung principle na tinuro sa atin ng pastor eh, yung keep in silence, pastor. Manatili tayong tahimik and to do our own business. Kanya-kanya dapat tayong busy sa ating mga paglilingkod. Amen? "And to work with your own hands as we commanded you." Alam mo yung church na yan, pag nakita mo, hindi naman sila madami, pero lahat may ginagawa. Diba? Maganda ganong klase yung name na naiiwan natin sa community. Parang sa gayon, yun din yung nakikita ng mga unsaved loved ones natin. Ay, alam mo yung church na yan, pagka merong sakuna, nagbibigay sila. Pag merong nangangailangan, nagtutulungan sila. What kind of name are we living as a church? Amen po? At ito po, last, pinakamahalaga. Last na po ito, ha? Last na po ito. Number 3, kaninong pangalan ang ating dapat ingatan? Ingatan natin ang pangalan ng Panginoon. Ito po ang pinakamahalaga. Dahil pag iningatan natin ang pangalan ng Panginoon, lahat ng bagay iingatan natin. Amen po. Sabi ng
Sabi ng utos ng Panginoon sa mga asawang lalaki sa Ephesians chapter 5, mahalin niyo ang inyong asawang babae kagaya ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kung ganun ang klase ng kaisipan ng lahat ng asawang lalaki, meron kayang asawang lalaki na hindi mamahalin ang asawa niyang babae? Di ba po wala? Pagka iningatan natin ang pangalan ng Panginoon, iingatan natin ang lahat. Tingnan niyo po sa 2 Thessalonians 1 verse 12. That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified, kanino po? In you. Na ang pangalan ng Panginoon ay maluwalhati sa pamamagitan mo at pamamagitan ko. Sa pamamagitan ng buhay na pinamumuhay natin, maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Amen? Sa bawat hakbang ng buhay natin, kung paano tayo nakitungo sa tao, kung paano tayo nagtrabaho, kung paano tayo nakisama, kung paano tayo sa pamilya, kung paano tayo sa kaibigan, maging sa kaaway, makita nawa nila, maluwalhati nila ang Panginoon. Amen? Kaya nga ako, isa sa natutunan ko, pag nagpe-pray po ako, ito, ma-share ko lang, baka pwede nyo ding ma-i-apply. Pag nagpe-pray ako, pinagpe-pray ko din yung mga taong hindi kasundo, yung mga taong kaaway. Sabi ko sa prayer ko, Lord, kung paano nyo pong pinagpapala ang aming hapagkainan, pagpalain nyo din po ang hapagkainan ng aming mga kaaway, ng mga taong hindi kami gusto, ng mga taong hindi kami kasundo. Sa ganung paraan, mga kapatid, nag-glorify natin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Naalala ko si Kuya Will, mayroong isang tao na parang gusto niya nang sagutin, pero naalala niya, baka madamay ang pangalan ng church. Pinigil niya yung sarili niya. Sabi ko, ang ganda nung ganun, no? Pag iniisip mo nang gumawa ng masama, iisipin mo lagi yung pangalan ng Panginoon. Kasi hahatitingnan nila yun sa'yo, eh. Amen po? Paano ba natin dinadala ang pangalan ng Panginoon? No? O sigurado ko, lahat tayo guilty, 'di ba? Kasi lahat po tayo may pagkukulang. Pero salamat na lamang po sa Panginoon, sapat naman ang biyaya niya para patawarin po tayo at bigyan tayo ng pagkakataon. No, sabi pa ng Bible sa John 13:35, "By this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one another." Paano ba tayo nakikilala na tagasunod ng Panginoon? Pag tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. Di ba po? Kung gusto nating dalhin ang pangalan ng Panginoon na tayo sabihin natin, tayo'y Kristiyano, kailangan matuto tayong magmahal sa isa't isa. Kahit hindi perpekto yung ugali po natin. Tingnan natin yung katabi natin. Tingin po kayo sa kaliwa. Tingnan po kayo sa kanan. Paalala lang po, hindi perpekto yung katabi nyo, ha? Magkakamali po yan. Meron din po yung dispalinghiyadong ugali na wino-work out niya sa biyaya ng Diyos. Pero ang kailangan po natin, malaking pag-ibig sa isa't isa. Kailangan po natin ng malaking pagmamahal sa isa't isa. Kaya nga po yung pangalan ng Panginoon, pag iningatan po natin, mamahalin po talaga natin yung isa't isa, eh. At hindi po natin maiko-compare anumang material na bagay. Amen? Kasi po, pag ang isang relationship po nasira, wala pong material na bagay na makakapagbalik. Amen? Hindi po yung material na bagay. Kaya po yung pangalan dapat po talaga nating iniingatan. Kasi po mga kapatid, aminin man natin sa hindi, mahirap pong magpatawad, tama? Humanly speaking, mahirap pong magpatawad. Kaya po yung pangalan dapat talaga nating ingatan. 'Di ba? At sabi ng Panginoon, kung tayo po ay nagmamahalan, kaya nating sabihin tayo ay tagasunod niya. 'Di ba? Sabi nga ng Panginoon, paano mo sasabihin na mahal mo ko kung yung taong nakikita mo hindi mo kayang mahalin? Pwede mo bang sabihin yung Diyos na di mo nakikita, mahal mo? Yung taong ang nakikita mo, hindi mo mamahal-mahal? Galit na galit ka? Di ba? Hindi ka lang napaluda ng 50, galit ka na? Di ba?
Mahalin po natin yung isa't isa, mga kapatid. Bakit? Kasi sa pagmamahalan po, doon tayo nagkakaroon ng katuwiran. Doon natin naiingatan ng pangalan po natin. Tingnan nyo po, paano ko po nasabi na ang pagmamahal ay susi para maingatan mo ang pangalan mo? Tingnan mo po yung tiwala ng asawa mo sa'yo. Di ba po, ang tiwala ay kaakibat po ng pangalan mo? Tama po ba ako? Yung tiwala po ng tao sa'yo, kaakibat po yan yung pangalan mo. Kagaya po ng iyong asawa, kung ano po ang pangalan mo sa kanya, nakaakibat po yung tiwala. Kung mahal mo siya, pagtataksilan mo ba siya? At kung hindi mo siya pagtataksilan, maiingatan mo ba yung pangalan mo sa kanya? Nakukuha niyo po yung gusto kong ipunto? Kaya pag-ibig po ay susi talaga para maingatan natin yung pangalan natin. Kung mahal mo ang trabaho mo, magnanakaw ka ba ng oras? Nakuha po natin? Kung mahal natin ang trabaho natin, pagpapahalagahan natin, maiingatan natin ang pangalan natin. Amen? Kaya kapag nawawala na tayo ng motivation sa mga bagay-bagay, lagi nating iisipin lagi yung pagmamahal pairali natin. Di ba? Brother Lester, galit na ako. Gusto ko na talagang suntukin eh. Talagang inis na isa talaga ako. Kapatid, pairalin mo lang yung pagmamahal. Kasi pag wala na yung pagmamahal, susuntukin mo na talaga yan. Di ba? At pag nasuntok mo na yan, di ba, yung pasa, mawawala eh. Pero yung alaala mo, na nanununtok ka, eh maiiwan sa alaala niya yun. Yung pangalan mo, nasira na. Tama po? Kaya po, lagi nating paiiralin yung ating pagmamahal. Lagi nating ipagpipray ang isa't isa para maingatan natin yung pangalan ng isa't isa. Ang pastor natin, lagi po nating ipagpipray. Yung leadership po niya. Alam niyo po, ang isa po sa laging iniingatan po ng isang pastor, yung kanyang patotoo sa harap po ng church. Ano po yung kanyang pangalan sa harap po ng church? Dahil po pag nasira ang pangalan ng isang pastor sa harap ng church, mahirap po yung maibalik. Kaya lagi nating ipagpipray ang pastor natin, lagi niyang maiingatan yung kanyang pangalan. Ganon din po tayo sa authority natin, sa magulang natin, sa mahal natin sa buhay. Let's pray for them. Amen? Minsan hanap tayo ng hanap, bakit kasi ganito? Hindi ganyan. Bakit si ganito? Hindi ganyan. Pinagpe-pray po ba natin? Naipagpe-pray po ba natin? Di ba? So, dun po yun natatapos yung ating pong mensahe. Pero gusto ko lang po mag-iwan sa inyo ng isa pong verse mula po kay Job. Kilala naman natin si Job. Sobrang hinamon yung kanyang pananampalataya. Pero sabi po niya, God forbid that I should justify you till I die. What a commitment. Till I die, I will not remove my integrity from me. Hanggang ako'y mamatay, hindi ko iiwan ang aking integridad. Kapatid, hanggang tayo'y mamatay, huwag po natin iiwan yung mabuting pangalan. Kahit hindi ka mag-iwan ng malaking pamana sa iyong anak, pero mag-iwan ka ng mabuting pangalan, napakaganda po. Amen? Nakapag pinag-usapan, ay oo, anak yan ni ano, mabait yun. Ang ganda nung pangalang iniwan natin. Kapatid, mag-iwan po tayo ng mabuting pangalan. Tayo po tayong lahat, tayo po yung manalang. Let's pray. Dakila po naming Panginoon, maraming salamat po dahil kinausap nyo kami ng malinaw mula po sa iyong salita. Panginoon, ang mabuhay sa mundong ito ay hindi po madali. Andyan po yung mga pagsubok, andyan po yung mga temptation, andyan po, Panginoon, yung mga struggles. Minsan, Lord, pinanghihinaan po kami. Minsan, natetempt po kami, Lord, na gumawa ng mali. Minsan, Lord, natetempt kami, Lord, na mas unahin namin yung mga material na bagay. Pero maraming salamat, Lord, muli nyo na namang nilinaw ang iyong salita. That a good name is much precious sa anumang bagay na i-offer ng sanlibutan ito. Lord, today we want to commit to you. Gusto naming mag-iwan ng mabuting pangalan. Ano po ba kami bilang isang magulang sa aming anak? Ano po ba kami bilang isang kapatid sa aming kapatid?
Ano po ba kaming trabahante sa aming mga trabaho? Ano po ba kaming magulang sa aming mga anak? Ano kaming member ng church na ito? Lord, help us. Wala po kaming magagawa para ingatan ang pangalan namin. Ikaw lamang, Lord, ang may magagawa nito sa buhay namin. Kapatid, kung yan ang panalangin mo, you can kneel down and talk to God, and you can commit yourself to God for this morning. Lord, ang dami kong mga naging pagkukulang sa iyo, Lord. Ang dami kong mga naging failure para ingatan ang pangalan ko. Ang daming pagkakataon, Lord, na nabahiran yung dignity ko, yung integrity ko, yung reputation ko, yung testimony. Minsan, hindi nakita yung pagiging Kristiyano sa akin sa loob ng community, sa trabaho, sa loob ng bahay, sa loob ng church. I want to ask you for your forgiveness, Lord. Patawarin mo ako, Panginoon. Nagkamali po ako, nagkulang po ako. Umaamin po ako sa bagay ito. If that is your prayer, kapatid, you may talk to God right now. Panginoong Diyos, maraming salamat po for this morning. Lord, we want to commit ourselves to you. Gusto naming mag-iwan ng mabuting pangalan. Gusto naming mag-iwan ng mabuting legacy, Panginoon. Anong ipapamana naming legacy sa next generation? Help us, Lord. Help us, Lord. Maraming salamat po. This is our prayer in the name of Jesus Christ. Amen.